kasi yung kaganina, ah, nagkaroon ho ng good news. Dumating na ho yung pambutas. Pambutas ng ilong. Hindi, pambutas ho ng Subway. Grabe, pil na pil ko na ho ang pambutas ng Subway natin. As in, pil na pil ko na siya. Dumating na ho kaganina sa ating bansa yung teknolohiya ng Japan. Oy! Iba to, Brad. Iba to. Ha? Japan ito. Japan technology ito. Kaya, grabe. Dapat ito talaga masasabi nating first class. Ha? Ito na. Ito na. Panoorin natin. So, mga kababayan, good news ha. Alam mo ba, Aljo, dumating na yung head cutter ng tunnel boring machine na gagamitin po yan sa Metro Manila Subway Project. No, maganda yan. Oo. Oh, sabay niyan, Lex, no? Tiniyak ng DOTR, Department of Transportation, sa kakayahan ng Pilipinas na matapos ang naturang proyekto tungo sa madali at maayos na transportasyon para sa mga biyahero. May ulat si Karen Villanda. At disenyo. Aakalaing isang higanteng laruan ang lumapag sa Manila Harbor Center Port. Pero ito ang head cutter ng Tunnel Boring Machine o TBM na gagamiting panghukay para sa Metro Manila Subway. Itong nakikita nyo ay harapan pa lamang nung tunnel boring machine. May katawan pa to na bubuin. Pero nasa 7 meters na yung diameter na to. O di kaya kapag tinayo ay kasing laki na ng dalawang palapag sa story. Pwede ba sa ilalim ng ano yan, ng Congress yan sa may Commonwealth? Ilagay sa butas ng ano yan, yung sa mambabatas para higupin na lahat ng mga animal doon. Building. Nasa disenyo dito ang mga disc cutter, single at twin roller cutter na katumbas ang 300 jackhammer sa pagbubutas. Isa pa lamang ito sa 25 TBM na magbubutas sa 17 istasyon ng subway. Grabe, wala Valenzuela hanggang naiyat. Alam mo, ito ah, sorry ah. Tears of joy to eh. It's finally. Alam mo yun? Yung ini-enjoy mo sa Hong Kong, yung MTR nila doon, yung ini-enjoy mo doon sa JR line sa Japan, magkakaroon tayo ng ganire sa atin. Mandakin mo yun. Ang sarap nun, di ba? Yung tong, ganun-ganun. Brad, ang sarap nito. Terminal 3. Pero ang tanong ng iba, kaya nga bang magtayo ng subway sa bahaing bansa tulad ng Pilipinas? Ay, tanong ni Pinoy siguro yun. Di kaya? Ang mga engineers natin, consultant at skills and talento, pati na yung mga kontraktor ay na-involved at na-involved sa tinatawag na subway sa Japan. Na kung saan yung tinatawag na water line ng Japan mas mababa kaysa sa atin, na kung saan yung bagyo at lindol ay mas marami kaysa sa atin. Okay, follow up ko lang to ha, follow up ko lang. Kaya nga hoy, alam nyo bakit maganda? Alam nyo ho ba na ang Japan, okay, especially Tokyo, napanood ko ito sa documentary, sobrang baha inoo. Sobra daw tindi ng baha niya nung unang panahon. Kaya nga ho sila gumawa dyan nung ano, yung flood system something-something nila dyan. Gumawa sila dyan sa Japan eh. Okay, kasi so, ewan ko nga bakit ganun eh. Ito ha, ang Japan, sobra ang disaster dyan eh. No? Hindi mo maintindihan, pero they ano eh, they overcome yung disaster na yun, yung earthquake, yung baha. Hindi ko nga alam eh. Actually, nagulat ako nung napanood ko sa documentary yan, yung bahain daw sa Tokyo. Kasi hindi mo mararamdaman eh. Sa linis nito, babaha dito. Paano nangyari yun? Diba? Pero totoo. Kaya nagkaroon sila ng ano dyan, yung floodway system. Tapos ang yun ang maganda. Sila yung mag-handle dito. Sabihin, alam nila kung babahain o hindi at papaano gagawin kasi ginawa na nila yun sa kanilang bansa. Ang panalo talaga. Nakakaiyak! Nakakaiyak! Kawawa na naman ang mga dilawan nito. Magmumukha na naman silang tanga. Magpamukha na naman mga tanga yung mga magsigaw-sigaw ng Makibeki. Makibeki! Makibeki! Kasi yung mga tao nage-enjoy sumasakay ng subway. Itong mga Makibeki na to. Ano ginagawa nito? Yun pa rin, militarization, pasista, alahista, yung mga ganyan-ganyan. Isipin mo, nakakatawa eh. Kasi habang itong mga, sorry for the term, pero mga gunggong,
na mga rally ng rally sa kalsada, eh habang sila worried na patalsigin ng Pangulo, itong ating gobyerno, build lang ng build. Wapakels, bala kayo dyan. Niyo ba? Kaya nga, ang galing talaga nito ni Sek Tugade. Iba talaga ito si Sek Tugade. Sek Tugade, isang palakpak para sa'yo. Iyan. Sek Tugade, you're the best among the West. Buti ganyan ka kasi. At least ito si Sek Tugade, hindi yan political. Lagi ko nga sinasabi dun sa mga tao niyan. Ba't di ba tumakbong yan? Senador, sabi niya, alam mo, sabi nung iba, subukan mo banggitin niya kay Sek Tugade na tumakbo siya senador. Sobrang magagalit sa iyan. Babarahin ka niyan. Iyan ang maganda niya kay Sek Tugade . Kaya tuloy yung build. Tapos, alam mo ang tawag ko dyan? Robin. Batman and Robin. Batman si Sek Tugade, si Robin, si Secretary Mark. Hindi ko dahil sa mas mataas yung isa. Kaya lang, syempre, si... Mas may edad na po si Boss Sek Tugade kesa kay Sek Mark, di ba? Pero yung tandem nila, sus! Yun lang . Tapos na usapan ng lahat ng gobyernong dumaan sa Pilipinas, di ba? Yung dalawa lang na yun . Oh, wala na talaga sila. Yun lang. Kaya nga sabi ko . Hayaan mo nang mabagal dun si Duque. Basta itong dalawa na andito, okay na ako. Oh, di ba? O, tuloy mo, Sek Tugade. Ibig sabihin, kung di bitbitin ang dadalhin yung kanilang skills, talents, and experience, pwede natin kung sabihin, kagaya ng Japan, hindi ho makaka-problema. Nasa $350 billion ang halaga ng kabuuang proyekto, pero 85% ito ay utang sa Japan at babayaran ng Pilipinas sa loob ng 40 years na may 12 taong grace period. Sa staging area na ito sa Quezon City, bubuin... Sasabihin na naman nila, may utang. Alam nyo ho, lahat ho ng bansa nagkakaroon ng utang pag gumagawa ng mga ganyang proyekto. Especially tayo na medyo, alam mo naman, mahirap na bansa tayo. Ang ganda ng ginagawa nitong Japan. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Salamat ho sa inyo. Alam nyo ito . Siguro yung iba pang hindi pa po nakakapunta ng Japan dito. Siguro hindi nyo marirealize kung gaano kaganda ang Japan. Pero... yung mga nakapunta na dyan, lagi na talagang binabalikan yan dahil alam naman natin yung disiplina ng Japan, yung lugar, ang ganda. Diba, dati nga, kung ang dati, ang holiday na lugar na pinupuntahan ng mga Pilipino noon, naalala ko Hong Kong . Pero ngayon hindi na, Japan na. Dahil sa sobrang ganda, sa sobrang high-tech, lagi... Ewan ko ba, advance sila mag-isip? Bakit ganun sila? Siguro dahil sa sobrang nila, advance talaga sila mag-isip. Sa lahat ng bagay, advance sila mag-isip. Yun na nga lang. Diba, lalo na yung mga bagong salta. Sabihin, yung bagong punta mo sa Japan, ang una-una nilang mapapansin yung CR . Yung taihan . Diba? Nakakatawa pero, kayo mga nasa Japan . Sigurado ako sa inyo, ano na yan, common na, parang normal na sa amin yan. Pero yung mga bagong salta ng Japan, yan ang unang mapapansin yung taihan . Bakit? Automatic lahat . May tugtog, may tubig, may hangin. Sa totoo ngayon, unang-una kong pupo dyan sa Japan, inaabot ako ng 30 minutes . Ang sarap, makikilitikilitik, kagba ganun. Iba-iba pa init, may malamig. Ha? Tapos ano pa? May hangin pa. Iyon ang pinakamatindi doon. Yung hangin . Kasi talagang tuyo. Parang binoblower. Iba, parang ganun ang dating . Naboblower yung mga mo doon . Diba? Pagkatitignan mo pa ibang mga lugar dyan, napakaganda. Ano yung sinasabi ko? Alam mo, maganda itong ginagawa ng ating gobyerno na itong subway system, alam naman natin, napaka-high-tech na bagay nito. Actually, hindi lang naman dito sa subway. Pati itong MRT natin, isa sa mga tumulong na sa atin dito yung Japan . Kaya nga, kung maalala nyo dati, di ba, yung MRT, kakarag-karag. Ganun, matagtag, parang sumasakay na roller coaster. Ngayon, hindi na, mabilis na. Kasi nga, isa ho sa mga tumulong sa atin ay ang Japan. Okay, ang kumpanya ng Japan.
Tapos itong Subway. Kaya napakasarap po. Grabe. Nakakatuwa. Nakakatuwa. Maraming salamat sa inyo. Thank you very much. Please explain this to all the people in the house from Japan. Explain and tell them that it's my pleasure and thanks and thankful heart to say arigato gozaimasu. Ha? Arigato gozaimasu sa inyo. Huwag niyo kakalimutan yung mga umisi namin dyan. Puntahanin niyo. Para yung mga kaibigan nating nasa umisi dyan, eh, kumita-kita rin, ha? Kasi minsan matumal na minsan, eh. Ang negosyo ba? Ay, punta-punta na rin kayo, ha? Magkanta-kantaan kayo. Oy! Para ho sa kaalaman ninyo, ha? Ito, uulit-ulitin ko ito, ha? Hindi ho porket ko na nasa umisi. Iba ho ang umisi nila doon at umisi natin dito. Magkaiba! Yung umisi natin dito, yung mga pang-Pilipino, pasensya na ho, pero totoo ito. Ako, laman ho ako ng bar, eh. Ha? Yung umisi natin dito, yung 115 entrance, susulitin. Kulang na lang. Kulang na lang. Ayoko, pero bastos kasi. Pero susulitin talaga. May sabunang bang nagaganap. O, totoo yun. Kwento sa akin ni Jake Margarejo. O, Jake Margarejo! Kwento sa akin ni Tenga. Ha? Doon sa Fairview daw, yung mga umisi-umisi doon, yung pangbar na mga may inuupo-upo dito sa tabi mo. May sabunang pang nagaganap. Bakit ganun? Yan sa Japan, walang ganun. Wala. Kantahan lang, mahihain pa nga sila, gaganun-ganun sila. Kakanta mo, lulukuloko lang. Matutuwa na yung mga ano na yan, Japanese na yan. Luis M., hi, Banat Bayan, Banateras. Gumising kami na maaga para sa live mo. Uy, thank you very much. Tensya na po, night shift. Kasi kami na ang asawa ko po sa work niya. Off namin ngayon po. Uy, thank you very much, Madam Luis M. Salamat. On, no take home. At saka, alam nyo ba yung mga nagtatrabaho dyan? Alam ko, kasi marami akong kakilala nagtatrabaho dyan eh. Yung dito sa Pilipinas, nagpunta dyan, nag-work. Iba ho yung mga residente na ha. May mga residente na ho kasi mga Pilipina dyan eh. Pero yung mga nandito, paglalabas nga lang para mag-shopping, sinasamahan pa eh. Hindi pwedeng hindi sila samahan para siguradong walang gagawin sideline. Kasi ang laki ho ng penalty pag may ginawang kalokohan. At mahigpit po ang Japan pagdating sa ganyan. Yun nga lang kaya, alam mo, there was even a time. English ka na naman kasi, masisita ka na naman tatay mo eh. Meron kasing time na naban kami dyan eh, yung mga girls. Kasi pambihira yung producer namin din. Nag-show kami, bla bla bla. Yung producer parang hindi ata maalam na after pala ng show mo, kailangan i-report mo yung kinita, i-report mo yung mga tickets, something like that. Hindi niya ni-report. So, tinamaan tuloy kaming artist. Kaya naban kami niyan for 5 years, I think. Pero wala na ho. Tapos na ho yun. Nakakuha na uli ako ng multiple visa. Kaya lang nag-lockdown. Yun lang, gusto ko lang sabihin. At tuloy! ...ng parte ng TBM, katapatan tandang Sora Station, na siyang unang bubutasin sa Hulyo. Pero kinakailangan muna ng road widening dahil sa gitna ng Mindanao Avenue, papadaanin ang tunnel boring machine para sa simpleng parking boy na si Raymond. Ramdam na ano niya ang pakikipagsabayan ng Pinas sa ibang mga bansa. Yun o, sabayan! Maganda po, ma'am, kasi nag-improve lang po yung Pilipinas. Yun o! Development po din po kagaya ng mga dating mga ibang ano... Yun, no. Ngayon, ma'am. Sabay kakantayin ng No Woman No Cry. Ayun. Ay, shoutout pala kay Banateros. Banaterong tunay ako. Sabi ni Balls na lang. Boom, pamilya ko nanonood sa'yo. Saludo kami sa binaglalaban mo. Thank you very much. Matapos ang taon, tiwala ang DOTR na magkakaroon na ng partial operability ang East Valenzuela Station sa Barangay Ugong, maging ang Philippine Railway Institute na itatayo bilang training ground ng mga tauhan. At sa 2025, inaasang magkukumpleto ang 17 Metro Manila Subway Station. Karen Villanda para sa Bayan. Palakpakan! Alam nyo, ito lang ha, suggestion ko lang sa DOTR kung may nanonood ma dito yung napakaganda nilang ASIC. ASIC! Yung ASIC na wala ng planong tumakbo. Itong si ASIC, ang pangalan nun, nakalimutan ko na. Ganyan ako makakalimutin. As in yung nasa dulo na nandila ko minsan. Pakibasa na lang. Ang pangalan ng ASIC na yun? Nakakalimutan ko tuloy, oh. Yan, mapaalala nung iba. Basta yung ASIC dyan sa DOTR, yung tagapagsalita nilang yung napakagandang ASIC nila dyan. Si Goddess! Si ASIC Goddess!
Pakisabi naman nung kay Sektogade, make sure may parking ha. Para ako mag, hindi na ako magpagdadala ng sasakyan ko, magpa-park na lang ako doon sa may istasyon ng subway, magpa-park na lang ako doon, tapos sakay ako ng subway, tapos may parking doon ha. Pakisabi naman po, para mas maging efficient yung mga tao, hindi na nagdadala ng sasakyan. Maganda yun eh. At pakisabi naman, wag naman hanggang alas 11 o'clock lang. Alas 11 lang, wag ganun. Dapat medyo paabutin nyo naman alas 3, alas 4 ng umaga. Para mas maganda. Eh, nako, please lang, Asik Goddess, ha? Alam mo naman, ginagalang kita, minamahal kita. As in, sobrang respeto ko sa'yo. Hindi ka katulad ng isang asik dyan na may planong tumakbo, dating dilawan, ngayon nagpapaka-Duterte, tapos tatakbong party list. Ayun na. Demanding hangga, di pa naumpisan. Ayun nga. Sorry. Sorry naman. May point ka doon. Sorry naman. Hindi, suggestion ko lang ba? Kasi, alam mo, dapat magkaroon na yung sa Pilipinas yung ano, effective na... Kasi ito, ganito ang nangyayari. Basa ko lang naman ito, ha? Basa ko lang. Yung Pilipinas, parang nagiging Hong Kong yung style. Yung Hong Kong na puro building na. Alam mo yun, ang daming building. To the point, naging effective yung MTR nila dahil sa yung mga tao hindi nagsasasakyan, nasanay na naglalakad tapos sumasakay na lang pupunta sa isang lugar. Sana ganun. Actually, doon nga sa Hong Kong, pagka nagkotse ka, mas lalo kang tatagal. Sana maging ganun sa atin. Yung tipong lahat ng mga tao, pati yung mga nagtatrabaho, kahit mga manager, president ng isang kumpanya, eh sumasakay na lang sa ganyan, sa subway na lang. Tapos eksakto, pagdating doon, medyo malapit na nga yung pupuntahan mo. Efficient ba? Para pag naging ganyan, mababawasan ang sasakyan sa kalsada. Aside from mababawasan ang sasakyan sa kalsada, mababawasan siyempre ang pollution. Eh kung hindi nyo lang alam ho, eh, isa ho sa Pilipinas ang problema ay pollution. Alam nyo ba ito? Sa ibang bansa. Oh, ewan ko, kayo alam nyo yan. Sa ibang bansa, hindi na nga pinapayagan yung diesel eh. Dahil alam na medyo yung pollution matindi pag sa diesel, di ba? Pero sa atin, mas dumadami pa ang diesel kasi sa mahal ng gas, di ba? Eh, dahil dun sa kaninang ginawa, eh syempre, di natin maiwasan. Nagsalita ako si Spokes Roque. Kaya ngayon, eh trending na naman si Spokes Roque sa kanyang Twitter. Your Excellency, Ambassador. Ito yung speech niya kanina habang nandoon sa ano, sa... yung ni-receive nila yung Lego pang subway, ha? Ito yung kanyang speech. Kawa, the best DOTR secretary that we've ever had, Secretary Tugade, the best finance secretary we've ever had, Secretary Dominguez, my favorite DPWH secretary, Secretary Villar, and of course, my seatmate, Chairman Abalos, to Mr. Ego, Akusikawa of JICA, to all the USECs, ASECs of DUTR, and all the departments represented today, good morning to all of you. On behalf of President Rodrigo Roa Duterte, let me allow me first to congratulate the DUTR, the JICA, and the Japanese government for this historic and momentous event. Sa wakas po, magkakaroon na tayo ng subway. Mm. We were the first to have the LRT in the whole of Asia. Mm. And although we were a bit delayed in having our subway, now we can say we have truly modernized our transportation in this country. The arrival of this equipment is significant because it contributes further to what I have described as the renaissance of Philippine infrastructure. As you know, the president has many critics, and they will not stop until they regain power. But presidents will come and go. But in the annals of Philippine history, President Rodrigo Roa Duterte will be remembered for the renaissance of infrastructure, for beating COVID-19, and of course, for all the social legislation that he so shepherded, including universal health care and free tuition in state colleges and universities.
let this be today, let today's event be recorded in the annals of Philippine history as another first of the Duterte administration. And to his critics, I have only this to say, manigas kayong lahat. Good morning to all of you. Wow! Palakpakan, palakpakan. Ay, nako. Grabe, grabe. Salamat, Spokes Roque, for speaking our thoughts, speaking our hearts to this dilawan na manigas sila. Manigas silang lahat sa paninira nila sa gobyerno na ito. Sana mauna na yung mga pangit dyan, ha? Ay, sorry, sorry po, sorry po. Jobber the Good Book sa Japan. Pag bumili ng sasakyan, ang tanong is kung may sarili kang parking lot. Wala silang pakialam kung may pambili ka. Ang importante sa Japan is parking lot. Oo nga, ganun nga, ganun nga. Leia Torculas, maraming salamat. Ay, nako. Alam mo, ang problema, Jobber the Good Book, pag ginawa mo na naman niya, sasabihin na naman iba, kalayaan namin bumili na sa sakyan eh. Wala kaming pakialam kahit makaharang kami sa karsada eh. Basta kalayaan namin bumili na sa sakyan, ah, bilang ng Pilipino, may kalayaan kami mangharang ng ibang tao. Ah, ganun yung mga yan eh. Tapos pag sinita mo, anong sasabihin? Para naman kayo walang pakisama, sandali lang naman eh. Sandali lang naman kami pumarada dito eh. Oo, kala mo naman eh, nahirap na nga eh, pandemya na nga eh. Anakay na ano, tapos pag itotoo nyo pa kami, magbabayad pa kami, pandemya na nga eh. Oh, diba? Ganyan ang mga Pilipino eh, laging pandemya ang may kasalanan. Eh, bakit nyo kami inuhuli? Mape-penalty naman kami niya, may pandemya pa naman eh. Ang hirap-hirap ng buhay eh. May pandemya eh, tapos ganyan pa ang ginagawa nyo sa akin, mahihirap eh, may pandemya eh. Oh, diba?